曾不厌，更扮演我空无点。而家来我阿弥陀，十遍难读一刹帝。大愿默弥伽伽那，萨婆斯那萨帝玛依那那。Tanay ina ko niyat hinirang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan namin huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtalunton namin sa kanyang pinagdaanan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa itoktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon, ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa kanluran, ang Negev at ang kapatagan, sa makatwid ay ang kapatagan ng Jericho, ang lungsod ng mga palaspas hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab. Ayon sa salita ng Panginoon, inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab, sa tapat ng Bet-Peor. Ngunit ngayon, walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin. Ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue puspos ng kaalaman at kakayahanan sa pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito at sinunod.
Sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran ng Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto. Sa harapan ng Faraon at mga lingkod nito, wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayan ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan, lapit at makinig, ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyong aking isasaysay, ang Kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Magsitayo na po ang lahat. Kasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa rin siya makinig sa nagtitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay pinahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin,
ipagkaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang mga ang lahat. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang po natin ang isang santo, si San Roque. At maganda po makita ang kanyang halimbawa. Ang mga santo po ay ating mga modelo sa buhay pananampalataya. At tayo hong mga Kristiyano ho ngayon ay tumitingin sa modelo at larawan ng mga santo na sana itularan natin ang kanilang pamumuhay at pagiging banal. Si San Roque ho ay nasa isang pilgrimage. At yung pilgrimage ho ng panahon nila, hindi ho yung sasakay ka sa bus. Talagang maglalakad ka. Kaya ho, kung titignan po natin ang imahe ho ni San Roque, meron pong shell ho sa kanyang dibdib na nakasabit. Paalala na siya ay isang peregrino. Naglalakbay sa isang banal na lugar. Pero habang siya ho ay naglalakad, siya ay nasa pilgrimage, kumalat po ang isang sakit. Pwede naman, may choice naman siya. Magtuloy-tuloy ako, iwan ko sila, bahala sila. Pero pinili niya yung isang option. Huminto at tulungan ang mga may sakit. May option siyang magdire-diretso, bahala kayo dyan. Ako, dire-diretso ako. Hanggang sa makarating ako doon sa pupuntahan ko. Pero he chose something better. Siya'y tumigil at ang mga may sakit ay kanyang inalagaan. He had a choice. Dediretso o titigil para tumulong. At pinili niya ang pagtigil at pagtulong. Kinalaunan sa kanyang pagtutulong, siya din ho ay nagkasakit. Kaya ho, kung titignan po ang imahe ho ni San Roque, hindi ho siya nadapa dahil may sugat sa paa. Paalala na siya din ay nagkaroon ng sakit. Nahawa siya sa kanyang mga tinutulungan. At para hindi siya maging cause ng pagkalat ng sakit, nag-quarantine ho siya. Pumunta sa isang mataas na bundok at lumayo sa mga tao para hindi siya makahawa. Pero ang Diyos, pinatnubayan siya. Nakita ng Diyos ang kabutihang ginagawa ni San Roque. Kaya ang Diyos, tinulungan siya at ang Diyos ang nag-alaga at nag-aruga sa kanya. Kaya ho, kung titignan po natin yung imahe, baka natatakpan lang ho ng relikya, meron ho siyang aso. Hindi niya ho alaga yan. Hindi ho pet lover. Hindi naman po may aso, pet lover na ho agad, no? Ang aso ay paalala ng patnubay at pagkalinga ng Diyos sa kanya. Kasi tuwing umaga, may asong pumupunta sa kanya na may dalang tinapay. At yun po ang dala ng aso para si San Roque ay makakain. Kaya ko titignan ho ninyo yung larawan ng aso, may tinapay po siya sa bibig. Paalala ng patnubay at pagkalinga ng Diyos sa kanya. Kaya maganda rin po sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon, sa ating pagtingin sa modelo ng mga santo sa pamumuhay bilang Kristiyano. Minsan, di ba, gusto nating tumugon sa Diyos. Gusto nating sumunod sa Diyos, pero minsan nahirapan tayo. Hindi natin alam, paano ako tutugon sa Diyos? Paano ako susunod sa Diyos? Tumingin tayo sa modelo ng mga ng kabanalan. Si San Roque ay paalala sa atin na ang buhay Kristiyano
at ang paglago sa buhay kabanalan ay ang pag-unat sa kamay sa kapwa, lalo na ang mga may sakit. Lalo na ang mga tao na inilalayo ang sarili dahil sa karamdaman. Ang pagtulong sa kanila, kahit ang pagkakamusta sa kanila, ay daan din natin tungo sa buhay ng pagiging banal. May mga tao na kailangan lumayo dahil may sakit, to distance themselves physically, pero sana not socially. Itong aral ho ng pandemya sa atin bilang Kristiyano, natuto tayong maglayo-layo. Dati, nung kasagsagan ho ng pandemya, bawal ka may katabi. Kailangan one seat apart. Kala mo may periodic exam, no? Kailangan maglayo physically, pero hindi spiritually and socially. Ang aral ni San Roque sa atin, na tayong mga Kristiyano, huwag sanang gumawa ng pader na maglalayo sa atin, sa kapwa natin. Tibagin ang pader na maglalayo sa atin, sa kapwa natin, at iunat ang kamay para paglingkuran ang kapwa. Iunat ang kamay para paglingkuran ang mga nangangailangan, lalong-lalo na ang mga may sakit. Kung sa tingin mo, ito yung tawag sa iyo sa buhay kabanalan, ito si San Roque ang iyong modelo at iyong sundan. Si San Roque na nagpapaalala sa atin na meron lagi tayong pagpapasya na magpatuloy o huminto at tumulong sa kapwa nating nangangailangan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyong nagkakaisang humingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila at sa aking amang nasa langit. Kaya manalangin tayo ngayon ng sama-sama. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan, ng may katatagan at pagmamahal, at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba, ng may kagandahang loob. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda, at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama naming nasa langit, kapiling namin ang iyong anak, hinihiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsiupo po ang lahat. Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahain inihanda ngayon ni San Roque ay ginugunita. Pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pasitayo na pong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus vi irqui sperat, qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Ustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus vi sperat in eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lonely will hear me glad. Ustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, sperat in eo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ay iyong ginugunita si San Roque
ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kaming pinaging tapat makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Atin pong dasalin ang panalangin kay San Roque. Magsiluhod po ang lahat. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nooy ika'y narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon, ika'y niluluwalhati ng Diyos na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay magkamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at inyo pong mga panalangin. Amen. San Roque, ipanalangin mo kami upang maiadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareth.